natin, dalawa lang yan eh. Pwede nandito po tayo acceptance natin, pero hindi naman talaga subot. Mag-inform natin ang Diyos kung yung talagang pag-tanggap natin sa Kanya ay merong lapit ng pananampalataya. Ibig sabihin, merong sinsensit sa atin, merong sinsensit sa atin na pwede mag-inform ang Diyos dahil doon sa pananampalataya. Next number sa Bible, I think Isaiah 45 verse 7. Yung prayer po ng tao, hindi ko ito pinapakailangan ng ating Panginoon. Sabi niya, I form the light and create darkness, I light sin and create evil. Okay? I create evil. And the Lord do all things. So, kapag pinarin po natin yung evil, wala naman talaga itong pinanggalingan. No? Hindi ibig sabihin na dahil si Cain ay masama, yung pinanggalingan niya ay masama na rin. Hindi. Praise lahat yan ng ating Panginoon. Yeah. Kung may praise natin, kung saan galing si Cain, alam natin na galing sa si Cain, yan ang angel. Ito ang magalingan sa si Cain na si Lucifer. Ito ang nagaling si Lucifer. Masama pang gumawa sa kanya. Mabuti pa rin, Diyos pa rin. Kasi Diyos na lahat ang pinagmulan. Kasi nga sabi ng Bible, ginawa niya, hindi lang mabuti. Kasi meron purpose. Kasi meron purpose ng Diyos. Kaya ako nagsasabihin, matamata kasi matamata tayo niya. Hindi ganun, mga kapatid. Ako rin yung sa purpose ng Diyos. Kung si Hitler lumabas man sa ganun, ako rin yun sa ating Panginoon. So, Pastor, kayo mo? Okay. Ito na yung pinag-present mo. Ako ko na, ilang tao na yun. Ilang tao mo ako eh. Ang isang pahayag ng bisko mo eh. Nama. So, your wife,
is actually the hybrid siya, yan. God, Jin, at saka mayroon siyang Zelda. Kaya, nung nagkaroon sila, mga kapatid, well, this is Jin, this is Apple Shane, tapos na yung pang ayan. Hybrid. Sa hybrid ito. Kaya natin na ito. Purebred. Ito hybrid na naman. Okay. So, in my mind, I'm thinking that this is Han. Meron siyang hybrid gene. At saka ito si, pwede ito si Japheth. Japheth ito. So, alam natin na pag lalang ang panahon na nagka-aluhalo ang mga langit ng mga tao, and ngayon, nagka-halo-halo na. At in outside, na mayroong it is now in accordance with how you have faith in God, being obedient, therefore, our God. Amen. Amen. But, tulungan mo ka dito. Yan lang ang alam ko. Kaya, nasabi ko na, hindi ko na, ito siya, kasi ang, isa lang dito, simple eh. Nimrod, na alam naman natin na sila ko niyang kanya mga kapatid upang siya ay pag-ignorant mo sa ng tao ng pera. Amen? And yung dali sa kailangan ko po yung sabi paano kasi yung may kita na sabi na yung paano nag-crossover na sa destination from the judge. Natin itong bukod Genesis, I mean, kung naiwanan natin ito ng maayon yung fundasyon nga natin, uh-huh. Pati God kasi hindi natin alam. Dahil hindi lahat pinintap eh, diba? Maski itong mga mystery na ito, maski yung father-father, yung mga jin-jin, mga predestination, hindi ko natin iluwa eh. So, kaya God, kaya nga natin.
Praise God. So, makita natin hanggang sa panahon ni Noah. Praise God. So, dito rin natin makikita yung salvation by representation. Praise God. Representation na hindi mo kailangan magkakala para kaparusahan. But by representation, we are born sinner. When the Son of God saw that the children were daughter, the daughter children of men, hindi nga dinaming the daughter of the Son of Man, kundi children of men, no? At hindi po sinabi natin children na dalawang inaano yan, di ba? Lahi, oh? Oh, praise God. So, tumutuwi, so tinatawag yung lahi ng tao, oh, then tinatawag naman yung mga Diyos, no? Praise God. Numakita rin mga anak ng Diyos, numakita ng anak ng Diyos, so, hindi namin sons of God, no, hindi the sons of Son of God, unakit ang layan, praise God. Hallelujah. Kaya alam natin, ang representative ng anak ng Diyos sa panahon na yun, walang ito, hindi si Noah. Kasi sa panahon na yun, siya yung pinakapanganay. Praise God. Okay. Kaya nga, naniniwala ko, nakuha ni Noah, dahil dito yung daughter of the children of men. Sabi nga niya, mayroon kayo si Pangali na mayroon po din ang prophet na sinabi nga, it's through the woman, through the wife, you know? Yeah. Woman, the daughter. Sabi nga nga, it's a service to you. Kasi ang sabi nga nila, yung napangasawa ni Noah, nasa lahi ni Adan. Pero yung napangasawa ng anak ni Noah, yun yung nasa langin ni Cain. Pero gusto ko lang tingnan natin yung quotation na yun na the sea come over in the ark. How did the sea ever get over? Praise God. Tinanong ka, paano lumalun? Paano tumalun yung serpentine? Dahil alam natin, pagdating ng flood, wala na natira. Diba? Praise God. So, natila, na ano lang ito, at walo, grabe nga yung brother kong kagani na walong katao lang. So, paano tumawid? Paano nakatawid yun? Praise God. Then, ang sabi nga ng prophet, it's again, just like it did in the beginning, through the woman, singular, then the wife. Praise God. So, hallelujah. So, sino yung woman? Ang naniniwala, yung woman na tinutukoy ko, yung 98, Mrs. Noah. Then, sino yung wife? Yung asawa ng mga anak ni Noah. Lahat nung napangasawa ng anak ni Noah, praise God, galing sa lahi ni Cain. Cain, dalagas natin, ang turo sa noon, ang aralan natin sa Genesis chapter 6 verse 1, yung mga anak ng Diyos, yung mga anghel. Pero alam natin, yung mga anghel, wala pong babae anghel. Kaya hindi sila tumadami through sex. Praise God, sex is all para sa tao. Ang way ng reproduction ang supposed to be is like father, like son. Kung paano lumilikha yung ating ama, ganun tayo dapat nilikha. Diba? Kung paano nilikha kung paano itinanganak ng Diyos si Adan, paano lumitaw si Eva nung walang sex, kung paano lumitaw sa inyong tiyan, wala na naman sex, ayun yung iligaran dapat tayo nagsilitawan. As a human, no? Praise God. So, nakuha ni Noah narito sa palong na to.
Diba? Kaya praise God, nakita ng mga anak niya yung ginawa niya. Oh? Praise God, lagi pamamarina ng anak yung ginagawa ng ama. Oh? Kaya naniniwala na nakikita ko nga rin. Oh, dahil ginawa ni Noah, kaya nga sabi ng Biblia, and Noah found grace. Diba? Hindi ayaw God, no? Nakatumpong lang na siya natin Noah. Oh, dahil lang bumaksak si Ginoa eh. Oh, kaya nga pagdating nito. May inom pa rin. Yeah, so. Praise God. Oh, nainom eh. Oh, hallelujah. Kaya alam natin, si Noah, hindi siya type ng bride. Si Noah ay type ng Holy Spirit na papasok sa tribulation. Oh, pero rito, ang type ng bride ay being inom. So, doon nakatawid yung pinakawan na natin dahil na pangagawa ni Noah ay galing dito. Kaya nung ginawa na ni Noah yun, nagalit na ang Diyos. Hindi magagalit ang Diyos dahil nagdama niya ang ginawa. Ay tumulit, nagalit ang Diyos dahil may ginawa si Noah. Kaya from Noah to Abraham, hindi na nakipagdilang Diyos. Diba? Praise God yan ay 10 generations. Kaya kapag ang isang Israelite ay nag-agawa ng isang hindi na kalahi ng Moabite, say God, yung hanggang sa 10 generation, hindi sila pwede pumasok sa tabernakulo ng Diyos. Diba? Kaya, say God, kaya pagdating natin sa Matthew chapter 1, sabi, this is the generation of Jesus Christ, Abraham. Ang isang generation ni Jesus Christ, hindi kay Adam, kundi kay Abraham. Praise God. So, makikita natin na may nangyari kay Noah. Hindi ito nag-distant eh. Na hindi na nakipagdilan Diyos eh. Nag-umpisa na uli na nakipagdil sa panahon na ni Abraham. So, may nangyari. Kaya dito makikita natin kung paano nag-mix yung blood. Kaya pagdating nga rito sa atin, dalawa na ang major type ng dugo. Diba? A and B. A and B lang. Lahat ng dugo na nasa mundo, galing lang yan sa dalawang dugo. A and B. Diba? Kaya kung sabi mo nga, kung ang dugo ni Adam, eh, type A, anong dugo ni Eva? A. Type A. So ano dapat ang dugo, lahat ng dugo nito? A. Saan nang galing yung B? Say God. Say nakikita ko rin ang DNA ng serpente, 100% na pareho-pareho sa DNA ng tao. Kasi hindi pwedeng magmingil yung seed ng serpente at 99.9% na lang. Kaya, noong una, sabi nga ng mga scientist, ang DNA ng chimpanzee ay 99%. Then, umaksak na 96.7%. Ganon, kasi na-hybrid na rin yung pansin. Parang lumang tao. Pero nung ano nababasa ko yan, sabi ng gayang nito, 99% ang DNA. Kaya naniniwala sila between chimpanzee, bakit hindi baboon, di ba? Bakit hindi gorilla, kundi chimpanzee. Sa dahil ng unggoy, yan ang pinakamalapit sa tao. Kaya sabi nila, ang tao galing sa unggoy. Yung unggoy, ayaw. Yung tao ay sinahiya eh. Ang kaibanda ng serpente, although ang DNA niya ay 100% na katulad ng tao, ang kaibanda lang ay wala itong kaluluwa. Tama yung may walang kaluluwa. Right. Praise God. Right. Kaya yan ang kaibahan niya. Pero nakita nga lang yung isa talaga ang DNA ay 100% kaya ito ang ginamit niya. O bakit hindi chimpanzee? Diba? Praise God. Ito ang ginamit niya. O ang serpente. O kaya makita natin then may lumitaw na ikalawang ay ng dugo. Diba? Praise God. Okay? Hallelujah. Diba? Kaya dalawa yung dugo natin, A and B. Kaya praise God, pagdating nito, nung nagpig na yan, yun na nag-alit ang Diyos. Diba? Praise God. Kaya nga, yung dugo ng Apon, pwede sa Insig, yung dugo ng Insig, pwede rin sa Amerikano, yung dugo ng Amerikano, pwede sa Afrikano.
Diba? Kasi bakit? O, patunay na yung sinabi nga sa Genesis na lahat tayo galing sa lahat sa tatlong anak ni Noah. O, isang pinanggalingan ng anak ni Noah kay Noah ang galing ni Noah kay Adam. O, praise God. Yan ay patunay lang. O, aleluya, na may nangyari nga. Kaya nga iba-iba yung ugali natin. O, praise God. Dahil nakapasok nga yung dugo ng hayop sa ugat ng tao, kaya ibang wala akong walang hindi nakakakilala sa Panginoon, di ba? Asal, hayop. Di ba, yung mga batang matigas ng ulo, ang tawag doon ay? Animal. Wala ko eh, wala. Hindi naman tayo yung nanay, di ba? O, praise God. Kung yung mga ito ay pinta, o, then sabi nga ng prophet, it's through the woman, mo? Dahil hindi gagawin ng anak yung ginawa nung hindi nila gagawin niya kung hindi nakita sa ama. O, kaya nga makita rin natin yung sabi ka ganina ni Brother Rodney, si Ham, di ba? Sino ang anak niya? Si Kanaan. O, nung nalaman ni Noah yung ginawa ni Ham, nagalit siya. Ang sinumpa niya ay si Kanaan. Sabi, magiging alipin ka na ang kapatid mo. Sino ang kapatid niya? Kipot. Si Kipot. Israel, di ba? Yan mga anak ni saka ni Kipot. O, yan yung tatlong kapatid. Yan yung apat na anak ni Ham. Pero naging alipin si Kanaan ni Japheth at saka ni Shem. Di ba? Kasi kapatid niya ito eh. Di ba? Kapatid niya ito anak ng nanay niya. O? Kaya ang sinumpa ni Noah, yung sinumpa niya ni Noah. O? Praise God. Ngayon, sabi nga. O? Tignan nyo, sino ang anak ni Kut? Ni? Nimrod. Sino ang asawa ni Nimrod? Ni? Ni? Kus! Ano ba? Ito ang tawa niya. So, ataw mo rin ni Nimrod, nanay niya! Saan pinakuha yung idea na yun? Tatay niya! Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga pareseyo. Pero yung anak niya, hindi. There is only one eternal and that is God. Yung Logos, sabi nga naman yung Logos, ito yung thought. Diba? Yan yung kaisipan na Diyos, hindi yan salita. Praise God. Pag sinabi natin yung kaisipan niya, nandiyan yan sa loob ng Diyos. Pag in-express mo yung kaisipan, nagiging word. Pag lumabas yung thought, nagiging word. Pag hinulenta mo yung word, nagiging book. Kaya nga yung word may beginning. Pero yung thought, walang beginning yun. Kailangan lang niya i-express yan doon, then, no? Praise God.
Nakita na kami lahat ng sali. Kaya yung sinasabi ng for you. Meron na kasi siyang blueprint. Kaya lahat, dahil alam niya, kaya sabi ko yung brother Bradley, na-predestinate lahat. Kasi alam mo na eh. Hindi ko nga, nakaroon si Brother Sherman dito, spiritual biology, yeah? Great God, okay? Yung mga, yung gene natin, yung DNA, di ba? Meron sa loob nun, pray ka yung cell natin, naroon yung gene, sa loob ng gene naroon yung mga nuclei, pray God. Sabi niya, na 6 feet ang haba yung isa nyo, na naroon nakapaloob lang sa isang, at yun ang nagsusulat lahat yung nagsasabi, yung gene mo ang magdi-declare kung ano ang magiging kulay ng buhok mo. Pray God. Okay, kaya nga sabi sa loob ng soul, nandun yung din. God. Dalawang nang soul ng din. Kaya may tutok. Hindi dalawa yan. Thank God. So, dahil alam niya na naroon ka nakakaisipan niya, dahil kaan na lahat ng Diyos. Thank God. Kaya sabi nga, ngayon, ang pinag-aaralan lang natin dito yung the evidence of being a bride. Diba? Okay. Ano ba yung evidence of being a bride? You are unable. You are enabled, no? To receive the message of the other. Amen. Ano naman evidensya, no? No, pinag-aaralan natin yung evidensya, hindi yung praise God, na paano tayo magiging bride. Hindi, no? Praise God. How can you be a bride? By predestination. Diba? Praise God. Ang pinag-aaralan natin dito, ini-encourage natin, no? Kaya nga matinga mga saya sa proof ng predestination, diba? Sabi, hindi mo pwedeng baguhin yung muli ng buhok mo. Praise God, dahil bakit naroon na sa DNA mo yan, kung kulot ka, utuin yung buhok mo. Diba? Praise God, nasa DNA na yan, kahit pilitin mo magpahaba ng buhok. Well, brother. Yes, sir. Pag nasa DNA mo yan, parangin mo lang mo. Praise God, kasi nasa DNA mo, nakahanakan talaga na yan eh. No? Wala na tayong magagawa doon. Praise God. Ngayon, ang pinag-aaralan natin dito, is evidence. Praise God, not discouraged. Kaya sabi ko natin, try to approach in the positive way. Huwag yung negative way. Praise God. Parang tayo tayo pare-pareho. Bakit tayo na rito? Na-invent tayo. Kung hindi naman tayo magpanagpua, I don't believe. Pare-pareho tayo tumatanggap sa message. Pare-pareho tayo tumatanggap sa message. Kung saan lang sinasal ng pananaw natin, siguro hindi pa nakaupo na gano'n, nakikita, liig pa lang. Kasi ko ay baba, ano mo huwag yan? Mataas, makakulit. Hindi, gano'n. Pero isang araw, haapulin tayo. Nakita nga natin yung view at nakita natin anong pinagulan, anong galing yung sabi mo si Mrs. Noah Adamic line siya Harap na bandit mo eh. So maliwanan nga ba pag-alabit siya Predestination by foreknowledge. Ito po sa Genesis chapter 4 verse 7. Pero bago pong
bumaba ng 7, yung pong napamit kanina na yun na, thou do his will, sabi naman, ng Diyos kay Cain, tama po ba? If thou do his will, verse 7 in Genesis, not be accepted. Sabi po, and then, and if thou do his will, sin lies at the door. Yung pong, yung pong si Cain, alam po natin siya po ay produkto o vintage ng serpent. At meron din po siyang sabihin natin, kaunting namana kay Eve. Okay. Now, dito po sa tagpo ng Genesis chapter 4, yung pong pag-aalay, makikita po natin din yung pag-aalay. You can see by, kung siya po ay talagang mag-aabay kung siya po ay bahagi ng anak ng Diyos or hindi. Pero dito sa tagpo ng Genesis chapter 4, makikita natin, nang si Cain ay nag-aalay ng prutas, malaki na po siya. Pero kung babalikan natin in the very beginning, Genesis chapter 3, may original, may binigay na utos ang Diyos sa mag-asawa after bilang mag-fall sa loob ng tinatawag na Garden of Eden. Bago silang pinalabas po dun sa Eden, nagbigay ang Diyos ng provision kung ano po yung gagawin nila. If you read in Genesis chapter 3, sabi po dun sa verse 21, ito po yun. Ito po yung gusto ng Panginoong Diyos. At dito binibase ng Diyos yung napapag-usapan natin na free will ng tao. Si Cain ay meron din free will. Meron po siyang free will. Kasi sa verse 7 in Genesis 4, babalikan muli, hindi sasabihin ng Diyos yung hindi to his will. Kung hindi, kung wala free will siya, nonsense na po yung sasabihin ng Diyos na kung wala siyang free will. Meron siyang free will. Ngayon, kung sabi ng Diyos na ipagpapatuloy mo yung mabuti, ano ba yung mabuti? Yung mabuti kasi nasa Genesis chapter 3 nga po, ng verse 21, siguro kung may pa-flash po natin, ano? And Adam also his wife, and the Lord God, ano po, made coats of skin and clothed them. Ibig sabihin, ang gusto po ng Diyos, yung sa pangkatawa, magkatay sila ng hayop. Pinag-uusapan natin yung dugo. Yun yung tugtang tumos eh. Kung puna sa Old Testament, hindi pang tumos yun, pangpakit lang. Hindi ito magtugos. Pero ano yung gusto ng Diyos? Yung idagamit nila ang balat ng halot. At yun po yung type ng word. Doon, hindi naman sinabi word yan. Pero ano natin, if you read between the lines, nang ibig sabihin doon, yung cloth, yung coats of skin and cloth them, ay tayo po yun ang word. Nag-design yan. Okay. Ngayon, balikan mo ulit Genesis 4:7. If thou do his will, ibig sabihin, kailangan buhat sa pagkabata nila nung nagkaisip na sila at may kakayanan silang kumatay ng hayop, kung si Abel at si Cain, kung sila'y bata pa, ginagawa mo nila yun palagi lang. Ang gusto ng Diyos, kailangan idagamit ni Cain, ni Abel, ay coats of skin. Pero tumating sa punto, nung siya ay nagkaroon na ng tinatawag ng free moral agency, kung ibig sabihin, darating siya sa punto na ipagpapatuloy ko ba o hindi. Ang pinili ni Cain, kung ano yung gusto niya para sa sarili niya, at hindi kung ano yung gusto niya. Pero, tungkol sa verse 7, makikita natin, hindi na tinanggap ng Diyos yung kanyang hayop. Ano ba yung hinain ni Cain? Prutas. Di ba? Yung prutas na yon, hindi galing sa kaibigan ng Diyos, bumaba yun at pinigay nila Adam. Hindi galing sa kanya yun. Galing yun doon sa demonyo. Binulungan siya ng demonyo at yun ang kanyang hinandog. So, nung hinandog ni Cain yun, at moment na nandog din si Abel, ang tinanggap ng Diyos yung hayop ni Abel. Sinukot niya. At kung sinukot ng Diyos at yung kaya na hindi po, doon siya nagkaroon na kalungkutan sa kanyang mukha. Pansinin niyo po, sabi sa verse 7.
If thou doest well, thou shalt not be accepted. And if thou doest well, sin lieth at the door. Nung hindi nga tinanggap ng Diyos yung hari ni Cain, nagsimula na kung ano-ano tumakbo sa isip niya. At pinagbarakan niya na punin ang buhay ng kanyang buhay. At nangyari yun. Yung sin lieth at the door, pag hindi binalikan, ni Cain, yung kanyang unang ginagawa na siyang tinatanggap ng Diyos, we believe nung sila'y maliit, nalagang nung sila'y parehas. Cain is a Christian. Si Cain ang anak ng serpente. Si Abel ay anak ni Adan. Pero nung simulay palipas na, hanggang sa pagdating ginagawa nito, tinatanggap ng Diyos yung kahit na siya ay anak ng serpente. Dahil tama yung ginagawa niya, bagamang siya'y serpent, pero tama yun eh. Yun ang puntos ng Diyos eh. Nagkata siya ng hayop at yung pagkat ay ginawa niya sa Abel, ganun din siya Abel, parehas na tinatanggap po yun. Pero nung siya'y mag-iba, hindi tinanggap ng Diyos. At ang tinanggap na po ay yung kay Abel. At doon po nagsimula na pinatay niya yung kanyang kapatid. Amen? Pero dito mga kapatid, sa istorya pa rin kung hakabahin pa natin yan, doon tumating yung mark pa pang Cain. Bakit binigyan ng barka si Cain? At sinabi ko, sino ang papatay sa kanya? 7 times. Nagiging mas masama kay sa kanya. Okay? Yung makikita natin yung harmony niya ng Bible, wala yung sabihin niya. Ibig sabihin, binigyan siya ng Diyos ng barka. Maari siya ay naging malaki o mas matapang. Natakot siya ang napitan ng sino man para siya ay atayin. Ngayon, yung Genesis 4:7 mga kapatid, ibig sabihin lang yan. Si Cain ay binibigyan pa ng Diyos ng chance na magsisi at balikan niya yung tamang paraan. At tipo na ito mga kapatid sa ating panahon. At yung tipo ni Abel ay time ng predestinated seed of God. Amen? Tayo po yun ang predestinated seed. Ano ang tipo nung ginawa ng Cain sa umpisa? Yung unang iglesia, tama pa ang ginagawa. Nung dumating ang kalagitnaan, mali na ang ginagawa. Pero dumating ang propeta natin, mga kapatid, upang ibalik tayo sa original na kalagayan. At sabi niya, kung babalik tayo dun sa paruhinin na nakalagayan ng unang iglesia, which is type ng choosing of God, type Eden, na naghahandog ng tama, tatanggapin po ng Diyos. So, tayo na ay naging tipo ng Cainites sa spiritual na dati ang Kristiyano tayo, nasa denomination, tayo mga kapatid, nanghandog natin pinggaw sa Diyos. At hindi tinatanggap. Pero dumating ang Diyos sa ating mahalang propeta ay dumating, isinaulin sa atin yung original na tamang tanghal doon. At sabi, kung babalikan natin yun, mga kapatid, tatanggapin ng Diyos. Katulad ni Cain, dito nga yung predestination, tsaka yung predestination by foreknowledge. Nakita ng Diyos, alam ng Diyos, na siya ay impyerno na o saan na siyang destination niya. Pero binigyan pa siya ng Diyos ng chance. Pinakita rin ko sa tayo. Ibig sabihin talaga na ang Diyos ay having a great mercy in thou. Pinakita niya. Even Judas. Kahit si Judas, binigyan niya ng chance siya. Na kahit alam ng Diyos na siya ipupunta doon sa impyerno. At sabi nga ng Biblia, hanggang sabi, sabi nga ng Panginoon, di ba, ang lahat ng tao ay maligtas. Right? Pero, ang sabi nga, hindi binusto ng Diyos na siya'y man talaga para ibulin sila sa impyerno, kundi desisyon ng tao. Na ayaw, ibinigay na yung tamang paghahalo, pero ayaw niya, desisyon ng tao na gusto niya yung bagay na gusto niya gawin para sa sarili niya. At yun ang naging destiny niya para siya. Kasihan, salamat sa pagkakulito. At nagdaman din ng video ng aming pananaw sa aming agenda. At alam natin na kung saan talaga naglalik na yan. Praise God. Hallelujah. At sino ba? Sige, si Pastor. Okay, tatapos. Sabay. Sino ako ang galing ko? So, hindi na ito mystery sa atin kasi nag-aral naman ang propeta sa atin eh. Matthew chapter 13, meron dalawang binhi, meron damo at saka meron trigo.
At yung damo si pwede maging trigo, at yung trigo si Rin pwede maging damo. Pero pareho silang blending na tinatanggap. Hindi ang directus eh. Hindi na pwede pa ulan nila sa damo eh. O doon lang sa trigo eh. Pareho yun na tumatanggap ng sikat ng araw, pareho tumatanggap ng ulan. Parehong merong kaloob, kung anong kaloob merong apostol, may kaloob din si Judas. Kung paano anointed yung labindalawang apostol, isang apostol, yun din anointed din si Judas. Pero ba't ang religious hindi na nilig si Judas? Eh, nagsisi nga si Judas. Kayo na rin nasasagot niya, tatang niyo. Hindi ang religious. Kung si Cain ay pwede ba mabigyan ng pagkakataon o mabigyan ng space of time ng Diyos para mabago yung kanyang direksyon, at kung sakaling mabago ay pwedeng gawin ng Diyos na maliligtas, ano po? Pero bakit doon sa parasis at mga statusis nung tumitawag natin ni Panginoon sa eksena ay parang judgmental naman ang pating ng Panginoon, sabi niya. Kasi mga saaman yung Diablo. So, pwede bang bigyan pa ng space of time ang Panginoon mismo ang nag-mention? Hindi ko po minention yung sa parasis, masagutin ko lang po yung kay Cain. Yung kay Cain, binigyan po siya ng Diyos ng chance na siya po ay magsisi dun sa maling ginawa niyang kaliwas na pag-aandol at pagpatay dun sa kanyang kapatid. Binigyan siya ng chance eh. Hindi siya pinaslang ng Diyos dun hanggang sa nakarating po siya sa mundo. So, bakit siya napahamak? Hindi dahil ginusto ng Diyos mapahamak siya. Pinili niya sa puso niya na lumayo eh. Nagpunta siya doon sa North. At doon, hindi sabihin, yung pagpunta niya sa North ay isang paratandaan na ayaw niya pakinggan kung ano yung gusto niya. Yun ang sagot ko ngayon. Doon po sa Paris, sabi si Isidoro, tatama. Brother Don, kung sakaling hindi man, salamat naman sa isip ko. E yun lang po yung aking sagot. Nakita ni Jesus Christ by Logos of God. Minsan si Jesus Christ ang nakapagsalita ng predestination and eternal spirit. Sabi ni Jesus Christ minsan, kung ikaw ay nasa kanyang kamay, walang sino lang na makakapag-redact sila. Pero minsan din sinabi siya na mabuti pa sa inyo, hindi kayo pinanganak. In other words, pinapakita sa kanya yung buong plano ng Diyos from the very beginning up to the end ay ipakita sa kanya yung bagay na yun. As a son of God, pinakita sa kanya yung destiny kaya. So, pero hindi naman na nangahulugan, sinabi ni Jesus Christ yun, wala siyang pag-ibig sa kanila. May pagkakataon na sila ay binibigyan ng maximum. Pero ayaw nilang pagsisi. Sa akin po, parang ang personal, no? Kung si Cain ay binigyan ng chance, pero yung mga parasin at statusin, mas marami sila eh. Pero after naman, nag-iisa ni Cain, binigyan ng chance. Pero itong mga ito, mention ni Jesus Christ, nasama niya ng Diablo. Sabi niya po, ay alam ng Diyos, alam ng Panginoon, minsan, yung predestination. So, binanggit niya ba diba? Sipi-sipi, meron na minsan, hindi niya rin alam. So, kung bumasa, kayo na rin po ang mag-upsigyan. Brother, Pisha, Chapter 1, verse 4, sabi niya, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that he should be holy and without blame, without him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. So, of his will, mga kababe. So, ako, naniniwala ako na ang Diyos, meron na siyang pinili bago pa man ito nagkakalibutan. So, sorry na lang kung pinili rin ng Panginoon ang ilang mga tao sa isang predestination. Ako naniniwala ako, all this is predestination. Okay, yung po na sabi nga, predestination by foreknowledge. Siguro, sasagutin ko lang po ng maring, siguro bago sa term sa patinig po ninyo, yung pong tinatawag na, si Barat namin sinasabi siya na beyond, ano? God beyond time. Yun, yung ibig sabihin, God beyond time and God's in time. Iba po yung God beyond time. When say God beyond time, it is a logos of God. Ito yung complete plan of God. Kaya kung nagsasalita bilang sa propeta,
Jesus Christ, Brother Branham, magsasalita siya, nakikita nila yung God beyond time, plano ng Diyos sa area. Pero, when you say God in time, ibig sabihin, nagsisimula ang Diyos sa umpisa, hindi mo agad makita yung dulo. So, gano'n, di ba? So, ato tayo, kahit si Paul, dito sa salita niya ito, this is God's beyond time. Logos yan. So, direkta niya sa salita si Pablo, sa kabila ng kaisipan ng Diyos, tungkol sa plano niya, sinabi niya, tinapos niya yung salitang predestination. We are chosen, predestinated. Pero may binanggit siya yung isang salita sa Romans 8. We are predestinated according to His foreknowledge. Doon sa God's beyond time, nakita muna ng Diyos bago ka niya ipinanaga. Nakita ka muna niya saan sa mitumigyan siya kalilitaw. At kung sakaling nakita tayo ng Diyos, year 2011, nakita ng Diyos na tayong lahat na nandito ngayon nakaupo, ay nakita ng Diyos na nagtumanggap ng mensahe, nagpatuloy. That's God beyond time. Ingan yung God's in time at present ngayon. Ganyan tayong lahat na nandito. Lahat tayo nandito. Lahat tayo ay merong destiny. Lahat tayo ay predestinated according to His foreknowledge. Lamang, hindi natin alam doon sa foreknowledge ng Diyos kung hanggang sa dulo ay mananatili tayo na sa mensahe. Who knows? Diba wala? Pero ang isang pinangapit na natin, by faith, naniniwala tayo. Yun yung God's beyond time. Ngayon, pasok natin dun sa panalita ni Jesus Christ. Yung panalita ni Jesus Christ, God's beyond time and God's in time. Sabi ko nga po, kung nagtagtama si Jesus Christ ng parang judgmental dun sa mga Pharisees, sa mga Pharisees and Sadducees, hindi naman siya tumukoy lang dun sa kausap niya. No? It is a religious demon religious. Hindi po yung Jude, hindi po yung tao, hindi yung kanilang pinaniniwalaan ng isang demonyo at mayroong kapamakan doon. Hindi po sila, pinatulad ni Kristo na lahat sila ng mga Pariseo ay walang kaligtasan. Ngayon, sasauli ko lang po ang kanina ko, no? Yung sinabi ko, ayusin ko po. Sinabi ko kanina yung chance, ang Diyos nagbigay ng chance kay Cain. Pero how about the Pharisees? Binigyan ba sila ng chance? Binigyan sila ng chance ng Diyos. Kaya na, pinili ng mga Pariseo na mas kilalangin yung kanilang reliyon tama kaysa sa Kristo may pinako. Diba? So hanggang sila'y namatay, kinamatayan nilang pinanghawakan ng Judaistic religion na yun. Ha? Sabi ko nga, Judaistic religions, demon possessed po sila. Kahit nga sa kautos na nakawak nila eh. Hindi naman talaga kautos na nang pinapangaral na. Sabi ni Christ, that is your doctrines and teaching and doctrines of the commandments of men. So, yun. Binigyan po sila ng Diyos. Ng Diyos, ng chance. Kung si Cain binigyan ng Diyos, Genesis 4:7, lahat ng tao na nabuhay sa panahon ng time ni Jesus Christ, even until now, alam ng Diyos ang predestination ng lahat ng tao. Pero, binigyan pa ng Diyos ng chance, mga kapatid, because He is the God of life. Yun lang po na hindi pa ng mga kapag pastor sa akin yung unahin namin yung nakapag Pero yung point of view ng Panginoon, you're very much familiar sa atin yung scripture no, sa Romans chapter 9. Hindi siya na tumatakbo sa kundi sa Diyos na nagpapakita ng habag. Pero dito sa Okay.
So predestination, free will, saka foreknowledge. So meron dalawang schools of thought about predestination, no? At si Brother Branham, tinutuloy niya rin, ginagamit niya rin yung salitang foreknowledge. Pero kung mapapansin niyo, pag sinasabi ni Brother Branham, yung ginagamit niya yung foreknowledge, sinasabi, ginagamit niya ito sa mga baguhan. Because you cannot teach predestination kung sa mga baguhan, sabi niya. So, pero minsan, parang itouch niya, he's using the term by foreknowledge, no? So yung foreknowledge is before, no? Prior knowing of something, before it happened. So yung pag sinabi natin predestination, dahil ang Diyos alam niya ang lahat ng mga bagay na nagre yung nangyari. So when we define predestination through foreknowledge, it looks like ang sinasabi natin, kasi alam na ng Diyos yung pipiliin natin. Diba? Right. At dahil alam na ng Diyos yung pipiliin na natin, kaya pinredestinate niya tayo. Right. So, yung ating source of thought, no? Doon sa predestination, using foreknowledge. Right. And that is also one. Pero kung na-address tayo ng konti about predestination, mapapansin po natin mga kapatid, that there is really a separation between the seed of God and the seed of the serpent. Just like, ako si Brother Danny, kasi pag pinag-usapan natin ang seed, we're talking about fatherhood, we're talking about lineage, no? At pag pinag-usapan natin yung lineage, sa natural, hindi ko pinigil yung tatay ko eh. Kaya ba pinigil yung tatay nyo? So if God is your father, you did not choose God being your father. So from there, meron tayong point of view, meron tayong